Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa videong ito, ay gagawa naman tayo ng cellphone na lumubo ang battery. Ayan, kung napapansin nyo po, delikado na po ito. Yung LCD, umangat na po siya. At yung gitna po ng housing, kung napapansin nyo po, tumaba na po siya. Ang model po nito ay Xiaomi Redmi 90. Napakadelikado na rin po nito dahil pag umangat pa ng umangat yan, ay napuputol ang flex ng LCD at bigla na lang ito mag-blue screen. So meron po tayong tips. Abangan nyo po kung paano kayo makaiwas sa ganito. Ayan, buhay naman ang kanyang unit. Kapag tingnan natin, ayan, meron pong laman ang battery. Pero kung napapansin nyo po yung screen niya, ay meron na pong dent or meron na pong puti. Dahil po yan sa pag-expand ng battery, hindi kinaya ng dikit ng LCD at ang nangyari, nagkaroon po ng puti. So kung hindi po inatanggal ang dikit yan, ay possible na masira ang LCD, pwedeng mag-crack. So delikado po talaga yan. Kaya ingat po kayo sa overcharging. So ayan, remove natin yung SIM, buksan na natin at iangat natin yung pinakalikod. Pero grabe po nito, hindi po kinaya ng kukuko ang pag-angat ng likod nito. Sa dami ko na pong binuksan nito, parang ito lang po ang hindi ko kinaya sa kuko. So ayan guys, kung napapansin nyo po, lumilihis talaga siya kasi ang mga lock po nito kapag lumubo ang battery ay lalo pong tumigas. Parang sayo sa umaga. Ayan, kung napapansin nyo po, hindi talaga naangat ng kuko ko yung pinakalikod niya dahil nag-expand na po ang battery, sobrang tigas na po siya. So ginamitan ko po ng metal para maangat ang pinaka-housing. So ayan, grabe po talaga. Sa dami ko nang ginawang deadbolt ng ganitong unit na Redmi 90 ay ngayon pa lang ako nagkapag-backlash na hindi kinaya ng kuko ko. So ayan, surprise! Sobrang lubo na po ng battery. Napakadelikado na po ito at kapag sumubra na ang paglubo ay pwedeng sirain yung pinaka-housing, LCD at pwedeng magkaroon ng shortage ang board. So dapat tips ko sa mga gumagamit ng mga cellphone, huwag po kayong mag-overcharging. Pinakamatagal po na charge ay 3 hours lang. 1 hour, pag puno na, pwede nang bunutin. 2 hours, huwag nyo pong sobraan magdamag kasi may kasabihan nga tayo, lahat po ng sobra ay masama. Tama ba guys? So ayan guys, kung napapansin nyo po, bloated na talaga ang battery. At kung napapansin nyo po, dinidiin natin, meron na pong hangin ang ilalim. So kunting tusok lang po yan, patay, pwedeng sumabog yan. Delikado po ang mga battery kapag natutusok po yan. So dapat kapag may lubo na kayong battery, ipaayos na nyo na rin kaagad para hindi ma-damage yung board, LCD, or yung unit mo talaga. Baka mamaya, bigla itong mag-collapse at mag-short. So ayan, iangat na natin ang battery. Ayan, kung napapansin nyo po, sobrang laki na talaga ng lubo kasi yung ilalim niya, nandyan yung hangin na stock. So ang kagandahan po sa ginawa ko, ayan, meron po akong original battery. Napaka-satisfied po ang paggawa kapag ganito ang ipapalit. So ayan, maraming nagsabi na sikanhan lang po yan, pero ito po yung pinaka-dabis talaga. Dito nyo po makukuha ang original na battery na 100% na makunat talaga malubat yung galing sa unit. Ayan, kung napapansin nyo po, same unit, same polarity. Pagdating sa paggamit nito, ay grabe, sobrang kunat nito malubat. Parang asawa lang yan kapag may gusto ka at ayaw ibigay sa'yo sa gabi. Merong iba replacement, so hindi ko naman sinisira ng replacement, pero madalas po talaga sa mga replacement, merong laman ang battery pero nagpapatay-patay na. Ayan, kung napapansin nyo po, yung polarity, yung MAH, parehas na parehas, original talaga ang battery natin. So kung ganito po ang pagkakagawa ng inyong cellphone ng battery na pinapalit, ay sigurado ako, hindi na po sasakit ang inyong ulo. So ayan, alam nyo na kung saan po nakukuha ang mga legit na battery galing sa unit. So ayan, ang battery na kinuha ko nito ay unit po na deadbolt. So marami po akong nabili dati ng mga unit. So iniipon ko yung battery at binibinta ko rin siya. Ang kagandahan kasi sa mga orig battery ay sigurado po talaga na wala pong back job. So ayan guys, nakabit na po natin. Napakasimple lang po ang pagkabit natin. Napakadali lang po. So ibalik natin yung mga screw lahat. Ayan, at i-check natin mamaya kung yung dent or yung puti doon sa screen ay nawala ba. So, ayan. So, tips ko talaga sa mga gumagamit, lalo na kapag mga gamer, dapat ipahingaan nyo rin ang inyong cellphone. Huwag po kayong tuloy-tuloy sa paggamit, lalo na kung naka-charge, ay possible talaga na iinit ang cellphone at ang maapektuhan talaga ay yung pinaka-battery. At huwag nyo rin kayong mag-charge ng magdamag dahil isa po yan sa makakasira ng inyong cellphone. Hindi lang po cellphone ang sisirain, pati battery or baka bigla na yan mamatay ang cellphone mo at hindi na maayos. So ayan guys, kung napapansin nyo po, balik sa dati na po siya yung screen, hindi na siya umangat at yung pinakalikod po niya kanina na may bukol ang ngayon na normal na po siya. So ayan, lagyan natin ang charger, i-charge natin. So original battery po ang kinabit natin ay 100% satisfied. So ayan,
nag-charge po siya. Ibig sabihin, may laman ang battery. So, i-on na po natin. So, ganun lang kasimple. Makuha nyo po ang original battery na galing sa yun. Huwag po kayo magdalawang isip na ang ilagay sa inyong unit ay mga sikanhan. Kasi yan po yung, basta sikanhan na original na galing sa unit, yan po yung pinaka-the-best talaga na battery. 100% sobrang kunat na yan malubat. At 100% din yan, hindi nasasakit ang inyong ulo, hindi yan basta-basta lumulubo kahit ma-overcharging. So, ingat-ingat sa overcharging. So, ayan guys, nagtuloy na po siya, normal na po siya. So, pinalalamo po ito na mayari at inantay po ng rider, kaya ito po ay nabalik kaagad. Saglit ko lang po ito, inayos. Umabot lang po ito ng 10 minutes. So, ayan, yun po, ganun lang po kadali magpalit ng battery, lalo na kung original. So, normal na po siya, meron ng laman ang battery, nag-quick charging. Ayan, nawala na rin yung bukol. Pati yung puti doon sa screen ay nawala na. Normal na po siya. Ayan, kung napapansin niyo po, wala na pong puti na nakikita kanina. Wala na pong sakit sa ulo. At yung pinakaangat niya sa screen ay nawala na rin. Hindi na natin kailangan dikitan dahil nabalik naman sa normal. Ayan, tapos na po tayo. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano niyo paingatan ang mga battery at sa pagpalit ng mga ganitong unit. So, ayan. Normal na po, wala nang sakit sa ulo. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video.